Ito, ang ganda nito. Oh, guys, ang ganda nito. Check niyo pala, guys. Oh, tingnan niyo yung ano, yung ating stag horn. Hi, guys. So, ito na pala lahat. Abangan na ripat natin. Welcome back sa ating channel. My name is Sarah G. Smith and ito na ang ating mga bromeliads na nabili nung last time. So, iriripat natin to tapos ihahang natin doon sa ating bromeliads vertical wall garden. Kasi nandun na lahat ang mga bromeliads na na-collect din natin. So, eto, ilalagay ko na lang din doon para sabay-sabay na lahat ang mga bromeliads natin. Nariripat lang to kasi yung iba dito naka-soil na, which tinanggal ko din naman. Gagawa tayo ng sarili nating mix sa bromeliad. So actually, eto, kung nakikita ninyo, usually yung nilalagay ko is puro bark lang. Kung makakita kayo ng bark na very fine bark, mas okay yon. Tapos inilagyan ko rin ng konting perlite dyan. Pero yung soil nito is like 30% lang. Lahat dito is bark. Different kinds of bark. Kari, jara, eucalyptus, kung ano-ano pa yung mga native na trees dito sa Australia. So, ayan, kung nakikita nyo, puro lahat bark. So, like I said before, dito kasi sa Australia, lalo na Western Australia, medyo pag summer dito is dry heat. Depende yan kung marami kayong mga halaman na magko-cover, magbibigay ng shade sa mga halaman ninyo sa baba, especially yung mga bromeliads. Pero usually, pag summer talaga, sobrang init, dry heat talaga. So, kaya nilagyan ko to ng konting soil kasi kailangan talaga nila ng soil. Hindi katulad dyan sa Pilipinas na kahit na ugat lang, ididikit mo lang siya sa mga moss or sa mga kahoy, tutubo na, diba? Dito kasi, guys, hindi nangyayari yon. So, kailangan talaga na mag-create tayo ng kanyang na makapita ng roots niya. Sa ground, pwede sila, pero kailangan may shady na konti. The full sun, pwede din sila, pero full sun talaga masusunog. Yan yung mga preference nila dito, yung bromeliad sa Australia, especially dito sa West Australia, ha? So, hindi ko alam sa mga, like for example, sa Queensland, may mga part doon na humid, so mas gusto nila doon. Ang dami ko mga nakikita na mga, like mga, kahit na mga philodendron, yung mga tropical na mga halaman, gustong gusto doon sa part ng state na yon. Kasi maganda yung humidity, dito kasi windy eh. So, ganun lang talaga yon. Ang gagawin ko, guys, so dito ko nilalagay. Eto, half moon na to, so eto yung mga pots na ginagamit ko doon sa ating bromeliads corner. Ito lang naman, guys. So, konti lang nilalagay ko. Kasi, hindi naman sila kailangan talaga ng maraming soil. Kasi, mas nagkikerry sila kasi ng ano, ng water sa pinaka-center. So, hindi na nila kailangan ng ganun kadaming soil. Kasi, kahit nga sa pag ng moss lang, pwede na sila mag-stay, diba? Unahin ko muna yung mga walang roots. Yung mga medyo kakakap lang kasi, ay! May tubig. So, ayan. Yan lang naman. Yan lang. Mabilisan lang to. So, mas maganda na, ano, bark lang halos para minsan, para hindi din sila mag-root rot. Ayan. Pag ganon. So, ayan. Okay na yan. So, ayan yung itsura niya kung pag pinaano natin, pinadikit natin doon sa wall natin. So, ayan, mabilisan lang naman to kasi nga ripat-ripat lang. Kasi yung iba, wala pang roots. Yung iba naman, may roots. Kasi gustong-gusto ko talaga yung mga bromeliads kasi colorful sila. Like, katulad din ng mga, ano, mga succulents, diba? Parang hindi mo na nga kailangan ng flowers kasi yung itsura pala, colorful na. Yung dahon, colorful na. Paborito ko talaga to. Tingnan nyo kasi, guys, diba? Stripey siya na may konting red spots. Ayan. Yan lang yung maganda talaga sa mga bromeliads kasi hindi talaga sila high maintenance. Eto, ang ganda nito. Oh, guys, ang ganda nito. Ayan. Ito na lang muna for today kasi bibili pa ako ng pots
And then, iriripat ko pa lahat to. Okay guys, so ito na pala lahat ang mga na-ripat natin. Ito, yung pinakamaganda sa lahat. Kinuha ko na to sa ground. Nasunog-sunog to nung last year. Nilagay ko na sa pot. Sa half moon na pot. Ayan, so ito na yung ilalagay natin doon sa ating mga Bromeliads collection or Bromeliads vertical garden. Lagay na natin doon sa kabila para mapwesto na natin sila. Grabe, sobrang colorful na colorful talaga. Kanami-nami, gid. Bot lang gid, ah. Ito na yon yung paglalagyan namin. Meron pa kasing mga siguro mga 1 meter. Meter and a half siguro na paglalagyan namin ng mga nandito. Ito na yung mga ano natin? Mga awkward ah. Masikip na dito. Ito na yung mga ano, mga bromeliads. Oh, ayan. Lalagay na yan natin dyan. And siguro ano yan, magkasya yan dito lahat. Check nyo pala guys, oh. Tingnan nyo yung ano, yung ating staghorn. Kasi nag-healthy na siya, oh. Ayan. Dumoble na. Tapos din yun sa taas, may tumubo na rin, oh. So, gusto nila yung lugar na to. Kasi medyo, syempre protected sila. Tapos, hindi mainit kasi may shade cloth. Ilalagay ko yung mga ibang indoor na plants ko dito. Hindi ko alam. Kasi, hindi naman, kasi to guys, sobrang malapad, eh. Pero, pagkasyahin natin. Ito lang yung Bromeliads na alam ko yung name. Shell Dance. Yung the rest guys, hindi ko alam yung name. Next time, yung ano ko yan, i-research ko kung ano yung mga name nila. Ito, isa sa mga paborito ko rin. Hinan nyo naman, lalo na to, oh. Ganda. Nalagay na natin lahat. Lahat ng ating bamboo fence na occupy na ng ating mga Bromeliads. Ayan, nalagay ko na ang ating mga special na mga Bromeliads. Ayan. Mas gustong-gusto nila dito kasi ilalagay namin yung shade cloth pag sobrang init. Tapos protected na protected talaga sila. Kaya hopefully magdoble pa sila para may ha-harvest tayo. So, ayan, ang cute nila, ang gaganda talaga, colorful na colorful. So, ayan guys, ang ating addition sa ating Bromeliads vertical garden. Ayan. Ayan na. Napuno na. Napuno na natin lahat. Okay na yan. I-add na lang natin yung ating, oops. I-add na lang natin ang ating mga, yung mga ibang indoor na plants na kailangan natin ilagay dito na protected din sila hanggang dito. Ayan. Ayan.